Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Narito na naman tayo muli upang talakayin ang inyong aralin sa Panitikang Pilipino, na kung saan ang ating tatalakayin ay ang kasaysayan ng pag-unlad ng dula sa Pilipinas. Natapos na natin ang panahon ng Kastila at ang panahon ng Katutubo. Ngayon naman ay dumako tayo sa panahon ng Amerikano hanggang kontemporaryo. Sa panahon ng Amerikano ay patuloy nga na pumailan lang ang mga tema ng nasyonalismo at pagmamahal sa bayan. Bunga na rin ito ng pananakop nga sa atin ng mga dayuhan. Lahat ng anyo ng literatura sa panahon ng pagdating ng mga Amerikano. Sa panahon ring iyon ay sumiklab nga ang pelikula. At isa sa mga nakilala sa panahon na ito o kinagiliwan ng mga tao ay ang sarsuela o dula. Ito ay isang uri ng panitika na pinakalayunin ay itanghal sa tanghalan o entablado. Nahati nga ito sa ilang yugto na maraming tagpo. Ang mga tao na dalubhasa sa larangan ng pagsulat ng mga dula ay tinatanghal ay tinatawag nga na mandudula o dramatista o sa Ingles ay playwright. Saan nga ba nagmula o kailan sumiklab o sumikat ang sarsuela? Ang sarsuela ay isang anyo ng dulang musikal na unang umunlad sa Espanya noong 17th siglo. Binubuo ito ng pagsasalaysay na sinasamahan ng mga sayaw at tugtugin at may paksang metolohikal at kabayanihan. Dinala nga ito sa Pilipinas ni Alejandro Cubero noong taong 1880. Kasama niya si Elzea Ragir na itinatag nila yung Teatro Fernandez. Ito ay ang kauna-unahang grupo ng mga Pilipinong sarsuelista sa Pilipinas. Namulaklak ang sarsuela noong panahon ng mga Amerikano at namayani nga mga pangalan ni Severino Reyes, Hermogenes Elagan, Juan Abad, Juan Crisostomo Soto, Aurelio Tolentino at ilan pang magagaling na manunulat na kung saan maya-maya itatalakayin natin ang kanilang mga obrang isinulat. Sa pagpapatuloy, hinango ang sarsuela sa opera ng Italia. Ito nga ay patula at pasalitang dialogo. Ang ginagamit dito ay nilalagyan ng mga komposisyon na maaaring awitin bilang bahagi ng pagtatanghal. Lubos na itong kinagiliwan ng mga Pilipino dahil tayo nga ay likas na mahilig sa awit at sayaw. Dahil dito ay sumikat nga si Atang de la Rama na tinagurian reyna ng sarsuela sa Pilipinas. Ngunit subalit unti-unting nanghina ang sarsuela nang dumating nga ang vaudeville o tinatawag nating stage show, lalong nawala ng manonood yung mga teatro musikal nang dumating yung mga pelikula na ipinakilala sa atin ng mga Amerikano. At tulad nga ng sinabi ko, mayroong mga ilang manunulat na nakilala sa panahon ng Amerikano, mga mandudula na tinatawag. Una na nga riyan ay si Severino Reyes, o mas kilala natin sa pangalang Lola Basham. Yan, itinaguriyan siyang ama ng sarsuelang Tagalog at isa siyang mahusay na direktor at manunulat ng dula. Nagsimulang mabasa yung kwento ni Lola Basham noong taong 1925 habang siya ay naging patnugot sa Diyaryong Liwayway. Yan. Kinailangan niya kasing kunan ng kwento yung maliit na espasyo sa isang pahina ng magasing Liwayway. Kaya naging kilala siya. At ilan sa mga nagawa niya o naging obra niya ay ang dula niyang Walang Sugat, na tungkol sa pag-iibigan ni Tenyon at ni Julia sa panahon ng Kastila. Ikalawa namang nakilala sa panahon ng Amerikano ay si Aurelio Tolentino. Yan, ipinagmamalaking siyang mandudula ng mga kapangpangan. Kabilang nga sa kanyang mga isinulat ay ang Luhang Tagalog na tinagurian niyang isang obra maestra at ang kanyang Kahapon, Ngayon at Bukas na naglalahad sa panlulupig ng mga Amerikano at ang pagtatangka ng mga mananakop sa Pilipinas na siya niyang ikibinalinggo o ikinakulong. Ikatlo ay si Hermogenes Elagan. Ayan, siya yung nagtayo ng samahang Kompanya Elagan. Ito yung mga nagtatanghal ng maraming dula sa kalagitnaang Luzon. Kilala nga din siya sa tawag na Kamuhing. Ilan sa kanyang mga akda ay ang Dalagang Bukid, Dalawang Hangal, Biyaya ng Pag-ibig, Ilaw ng Katotohanan, Kagalingan ng Bayan, Punyal de Rosas,
wagas na pag-ibig ang mangkukulang, ang buhay nga naman. Ikaapat na nakilalang mandudula ay si Patricio Mariano. Tinatawag din siyang G.R. Tigas Y. Cueva, na anak ng pahayagang Tagalog. Ayan, tinawag din siyang puno ng mandudulang Tagalog. Ang kanyang mga akdaya ang Sampagita, Tulisan, Luhat Tugo, Silanganan, Ang Unang Binhi, Ang Pakakak, Ako'y Iyo Pa Rin, Ang Dalawang Pag-ibig, Denny, Lakambini, Nena at Neneng, Ang Anak ng Dagat. Ikalima ay si Julian Cruz Balmaceda. Sa kanyang mga dula ay lalong nakilala siya dahil doon sa Bunganga ng Pating. Ayan, kasi ito ay tumutulig sa doon sa mga nagpapautang ng labis na magtubo o magpatubo. Ayan, mula rin sa kanyang panitig ang sangkwaltang abaka dahil sa anak budhi ng manggagawa musikang tagpi-tagpi, ang bagong kusinero at iba pa. Ayan, sa nobela ay nababanggit yung himagsika ng puso at tahanang walang ilaw. Ang katipunan din ng ilan niyang mga tula ay kanyang naisulat at tinawag niyang pangarap lamang. Kasama sa katipunan ito ang Marilag ni Guro, Sa Bayan ni Plaridel, Magsasaka na Saan Ka, Bakit, Ulila, Anak ni Eva at marami pang iba. Ginamit niyang sagisag panulat ang alpahol. Sa kanyang pagsusulat, mas nakilala siya doon. Ang huli niyang naisulat ay ang isang tula na ang pamagat ay Punong Kahoy. Sa panahon din ng Amerikano, hindi mawawala na makilala ang mga mauhusay sa pag-arte. Isa na nga riyan si Rosita Sandejas, Patria Panahon, Severino Montano, Johnson Bros. Ayan. At ilan sa mga dulang nakilala sa panahon na to ay ang The Social Cancer ni Vidaltan, na nagkamit ng unang gantimpala bago sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang Educating Josepina ni Lilia Villa, Ang Awakening ni Feliciano Stagle, Turn of the Road ni Natividad Hison, Have an Hour in a Convent ni Wilfredo Maria Guerrero, na laging inilalahok sa patimpalak, at ang pandaypira ni Jose Maria Hernandez na nagwagi sa patimpalak at tumatalakay sa katutubong kaugalian at paninindigang Pilipino. Yeah. Pagkatapos na tayong salakayin ng mga Amerikano ay hindi mawawala yung pagsakop din ng sa atin ng mga Hapon. Yeah. Nangyari ito noong ika-21 ng Enero taong 1942. Ayan, nagsimula yung kahirapan sa pagyari o sa paggawa ng pelikulang Tagalog ng mga panahon na yon. Kasi maraming nawala ng trabaho, kabilang na yung mga artista sa Puting Tabing at pati na rin ang mga ibang manunulat. Dahil nga doon ay nagkaroon sila ng pagkakaisa ng buo-muo ng mga samahan. At yung mga samahan na yon ay nagpapalabas ng mga dulang maikli at kinalugdan nga ng mga tao ang mga palabas na ito. Nakikita ito sa mga avenue, lifetime, state at lyrics na karaniwan ng paglalarawan ay ang buhay ng mga Pilipino. Ang lalong makasining na dula ay tinatanghal sa Metropolitan Theater ng Dramatic Philippines. Ilan nga sa mga dula na lalong sumikat sa panahon na ito ay ang pandaypira ni Jose Maria Hernandez, Sa Pula sa Puti ni Francisco Soc Rodriguez, Bulaga ni Claudado del Mundo, Sino Ba Kayo Dahil sa Anak at Higanti ng Patay ni NBM Gonzales. Ayan, ang panahon ng Hapon, yung dula ay kailangan hindi lalabag sa mga regulasyon ng na ipinapairal ng mga Hapon. Ayan, kaya ang karaniwang mga paksa sa panahon na ito ay ang buhay lalawigan ni ng mga Pilipino. Yan, pagkalipas ng pananakop ng Hapon na maikling-maikli lang naman, 5 taon lang ata tayo nasakop ng Hapon, dumako na nga tayo sa panahon ng kalayaan. Sa panahon na ito ay namayani at pinatawa tayo ng lubos ng Sino Ba Kayo na bagong bihis mula sa sangpaltang abaka ni Julian C. Balmaceda at ang Cyrano de Bergerac ni Edmond Rostand. Yan, taong 1945, nakilala o
naging aliwan ang talkies at stage show ng mga mananakop. Isa na rin sa naging aliwan nila ay ang opera house na nagtatanghal ng may mataas na uri ng stage show at mga maikling dula. Hanggang sa ang dulaan nga ay naparamay na susunog na siyang naging dahilan ng mga pagkahinto ng mga pagtatangha sa panahon na ito. Yan. Ngunit sa balit, may maganda rin naman bunga yung mga naganap dahil nga nakapagpatayo o nakapagtaguyod ng isang samahan ang mga Pilipino sa panahon na ito na tinawag nga na Philippine Education Theater Association o PIETA taong 1967. Yan. Ito yung mga unang hanay o unang samahan na nagtaguyod sa mga dulang sarili. Hindi lamang sa pagtatanghal, kundi maging pan-television man. Ito rin ay patuloy na nagtatanghal hanggang sa ngayon na may uring dula sa dulaang Ra Sulaiman sa loob ng Port Santiago. Ano nga ba ang PETA? Ang PETA o ang Philippine Education Theater Association ay isang tiyatrong nagpapalaganap ng wikang Pilipino o kamulatang sosyal at kulturang atin sa galaw ng lipunang Pilipino. Kalimitan nga sa mga dula nito na nasa dula ang panahon ay tungkol sa nasyonalismo, demokrasya at kasaysayan para sa layuning magkukaw ng damdaming makabansa sa mga nanonood. Dahil nga sa konseptong ito ay napagpasyahan na ang PETA ay may abstract na egalitarianismo o makaelitismo. Ito ay dahil matayog ang hatid nitong kaisipan na mas maunawaan ng mga individual na may mataas na akademikong naabot. Ay mga bachelor degree, yung mga ganon. Ayan siya. So sa panahon ng kontemporaryo, naging aktibo pa rin yung Philippine Educational Theater Association o PETA. Nabuo nga ito sa pamuno ni Cecil Guaidato Alvarez. Noong taong 1967 sa Dulaang Raja Sulaiman in Port Santiago sa Intramuros, Maynila. Yeah. Sa panahong kontemporary din ay itinatag sa UP ang palihan ni Aurelio Tolentino at CCP, ang Teatro Pilipino ni Tino at ang Bulwagang Gantimpala ay nagsipagtanghal na nga ng kanikanilang mga dula. Ang dula ang pinakasentro ng panitikan sa panahon ng kontemporaryo nang matulog nga yung pagsulat ng maikling kwento at nobela dahil nga hindi nakakapasa sa pamantayan ng mga mananakop ng panahon na yon. Nakilalang mga bagong mandudula o manunulat ng dula ay sila Nonilion B. Quijano, Jose Y. Dalisay, Edgard Maranan. Ayan. Ano nga ba ang katangian ng kontemporaryong dula? Ayan. Isang maunlad o pinaunlad na panitikan ay may mga paksang may tuturing na pagpasa hanggang ngayon ay nangyayari pa rin. Ang karaniwang nagiging paksa natin ngayon ay ang pagbabagong panlipunan, kalinangang pangkultura ng bansa, panahon ng ikatlong republika hanggang sa kasalukuyan. Ilan nga sa mga dulang na itatanghal sa Metropolitan Theater ay ang Halik sa Kampila ni Leonardo Ilagan, Pusa sa Kasalan ni Orlando Nadres, Tales of Manobo ni Benvenido Lombera. Yan. Kaya nga hanggang sa ngayon, ang mga dula sa ating bansa ay kasintanda ng kasaysayan ng Pilipinas. Bahagi na nga ito ng ating tradisyon, yung mga tradisyon na nagbibigay ng identidad sa mga Pilipino sa paglipas ng mga taon. Magbago man ang anyo ng mga dulang Pilipino, ngunit isa pa rin ang layunin ng mga mandudula. Ang aliwin ng mga mamamayang Pilipino at higit sa lahat ay bigyang buhay ang mga pangyayari sa buhay ng Pilipino. Kaya malaking parte ng ating buhay ang panitikang Pilipino maging ang dula sa ating buhay. Ito'y naging bahagi ng kasaysayan. Ayan, kaya naman, naway may matutunan kayo sa ating tinalakay ngayong araw at ito ay inyong maisaisip at maisapuso at maipagmalaki dahil ito ang pagkakakilanlan natin bilang isang Pilipino. Ayan, muli ako ang inyong guro sa panitikang Pilipino, si Binibining Marjeline O. Gerardo na nag-iwan sa inyo ng kasabihan na
Di balin lang hindi matalino basta marunong kang rumispeto sa guro, daig mo pa ang edukado. Maraming salamat at paalam na sa inyo.